Katronic, welcome back to my channel. Ngayon may receive ulit tayong isang China TV Astron. Medyo marami tayong nare-receive ngayon ng mga China TV. Medyo nagkakadetect. Ito naman mga Katronic, buhay naman siya, may sounds. Pero yan, white screen tapos may guhit-guhit siya. Check natin kung anong nawawala sa kanya. Sa mga master ng electronic, halos alam na agad nila yan pagka nakita nila. Expected natin dito mga capacitor na yung supply ng galing sa playback papuntang RGB, yung 250 volt capacitor na mga 10UF. Minsan nawawalan yun ng supply. Ang supply nun ay nasa 160 or 180 volt, mga ganun. Okay po, try natin, check natin. Sana yun nga lang ang nagka-defect sa kanya. Saan muna natin. Mga Katronic, ang dahin dumi, halos alikabuki na. Ngayon, kita natin ang dumi, sobrang dumi nya, halos yan, matagal na sigurong gamit to, kaya sobrang nang alikabok. Yung mga ganyan mga Katronic, lilinisin muna natin bago natin i-troubleshoot para mabilis natin. Ito yung capacitor na 250 volt 10UF. Linisin muna natin. Yan mga Katronic, visual check natin. Wala naman tayong makitang mga bulok or open na pyesa. Mga jumper okay naman. Medyo bago pa. Dito okay naman siya. Pero dito napapansin natin medyo parang maitim na siya. Sobrang init siguro. Try natin yung galing supply dito sa ating ano. Check natin kung good naman ang supply. Ito po yung kanyang mainboard. Parang okay pa naman ang mga hinang niya. Dito tayo magpo-focus sa ating 180 volt. Ano ay capacitor na 250, ang supply niya ay nasa 180. Ayan. May diagram naman siya. 180 volts, ABL yung kasunod. Tapos diode. Ayan. Papunta na siya ng ating CRT socket section. Voltage check muna tayo. Ayan po, power on natin. Voltage check tayo. Ayan, buhay na siya. Check natin yung ating 180 volts.
Ayun, 169. May supply naman siya, good on supply. 169 volt, 168. Try tayo dito sa RGB. Ayun, ito yung ating RGB. Yung 180 volt supply. Ayun, wala siya mga katronic. 1.8. Yun lang ang supply niya. Meaning hindi nakakarating dito sa ating CRT socket section yung ating 180 volts. Kaya white screen siya. Yun, ka white screen. Bali hanggang dito lang yung ating 180 sa ating capacitor, pero dito sa CRT nawawala. Pwedeng check natin itong ating wire. Baka hindi na siya connected sa ating ano. Power off muna natin. Check natin yung wire. Ayan po, tinanggal muna natin dun sa ating tube para maalwan. Wala tayong kasamang tagahawak ng cam eh. Kaya ganito muna ang ating test. Buzzer test muna tayo. Okay naman yung wire. Buo. Itong kasunod. Okay naman, natunog naman. Yung kasunod ulit. Okay naman. Itong kasunod. Ayun. Parang ito, walang parang open tong wire na to, mga katronic. Hindi naman lahat ng chine-check natin ganito ay wire lang. Minsan may napuputol dito sa part na to, kaya nasisira yung capacitor kaya nagwa-white screen. Pero sa mga ganito mga katronic na white screen, kalimitan dyan. Ito lang, dito lang kayo mag-focus. Minsan, dyan lang may nawawala yan. Try natin tong ating wire. Parang dito siya nagkakadepect. Yun, naputol na nga nung ating kinutkot. Ito, hinang na lang natin doon sa likod. Yan mga katronic, dyan muna natin hininang siya kasi naputol yung sa 180. Ayun, kita naman yung pinagtanggalan. Yan namang dalawang nasa gitna, ground lang naman, okay pa naman sila, maganda pa yung kapit. Pero kung makikita nyo mga katronic na bulok na rin or sunog na, putulin nyo na rin, i-cut, ihinang nyo na rin dito sa likod mga part. Pwede naman kahit hindi dito, hanapin nyo lang yung kadugtong nya. May kadugtong naman yung mga parts nya. Okay, try muna natin kung ano na magiging picture nya, kung babalik na siya sa dati. Okay, plug in natin, then power on. Okay, lumabas yung kanyang Astron, pero napansin ko mga katronic, umaalon siya. Diyan sa mga umaalon na ganyan, check muna natin yung ating filter, primary filter. Malayo dun sa ating, medyo malayo dun sa ating nare-repair na 250. Umaalon siya. Check natin to. Sa yung ating primary filter. Ayan mga katronic. Itinaubuli natin. Che-check natin tong ating primary filter. Expected natin yung ating lang 180 volt. Pero nung mabuhay natin, parang umaalon yung picture. Check natin to. Yung ating main filter capacitor, ibig sabihin na ikalawang trouble siya.
Yung mga katronic, nakita ko. Iba na yung kanyang isang paa. Parang may mga ano siya, corroded na. Expect natin na yun lang. Na idadamay na rin natin to, papalta na rin natin. Good na yung ating naiinang dito eh. Kulay blue na ulit siya yung may logo. Pero ito, palta na rin natin to. Umaalon-alon yung picture niya eh. Hanap lang ako mga katronic. Nakakita tayo mga katronic. Capacitor na 400 volt, 1000. Corroded na. Testerin lang natin. Ito yung kanyang dati. Dito natin sa ating ESR. Yun, damage or unknown part. Kaya pala, buti na lang naagapan natin. Minsan pag nasisira yan, pumuputok ang ating regulator power supply niyan. Check natin naman tong ating ipapalit. Yun, 90.8 UF. Okay. Testing natin to, 400 volt, 100 UF. Try natin mga katronic. Nahihinang na ulit natin. Ito yung ating luma. Buhay na natin. Tayo ko lang. Tinihaya na natin ulit. Testingin na natin. Plug in. Power on. Kaya pala kanina medyo may natunog-tunog, tahimik na ngayon. Mapalta ng capacitor. Yun, okay na. Okay na po. Hindi na siya naalon yung ano. Ito namang nadaan sa camera lang po ito. Ng ating gamit. Try natin lagyan ng cut B. Yun. Okay na. May tao na. Ito ba mong kamay mo? Volume man natin. Pahina lang tayo. Okay po. Hindi natin expected to. May trouble pa pala ang capacitor. Yun namang ating sa 180. Ginamper lang natin. Nagkaigi na. Nung mabuhay natin, biglang nakita natin na umaalon yung logo. Kaya yan, pinalta na rin natin capacitor. Okay na po siya. Okay po. Buuin ko lang siya. Patronic, nabuo na ulit natin siya. Takloban na natin. Power on. Check natin kung good na siya. Yun. Okay na siya mga katronic. Buhay na ulit. Hindi natin expected yun na meron pa palang ibang trouble bukod dun sa kulay ano siya. White screen. Yun. Okay na. Okay po. Maraming salamat sa walang sabong pag-subaybay sa ating channel. Sana nakadagdag uli ng kaunting kaalaman ang ating ginawang video na to. Ito lang naman. Yun namang white screen na kuha natin sa ginamp lang natin. Naputol yung wire. Okay po. See you sa mga susunod uling mga video natin. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click subscribe, hit the bell para lagi po kayong notify sa mga susunod nating video. Okay po, maraming salamat.